Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung magbabasa ka ng mga reports sa internet tungkol sa kalupitan ng mga pulis sa Estados Unidos, ay maaari mong sabihin na karaniwan itong nangyayari sa mga Black American kumpara sa mga taong mula Asia at mga Pacific Islanders. Pero lumalabas sa bagong research na hindi ito totoo. At sa kwento natin ngayon, isang Filipino-American na tahimik na naninirahan sa California ang makakaranas ng parehong kalupitan sa kamay mismo ng mga otoridad. Bago ko simula ng video na ito, ako ay nakikiramay sa pamilyang Quinto at sa lahat ng mga taong naapektuhan ng pangyayaring ito. Ipinanganak si Angelo Quinto noong March 10, 1990 sa Pilipinas. Noong siya ay malapit na mag-middle school, ay lumipat si Angelo sa Estados Unidos at doon ay kasama niyang lumaki ang dalawa niyang kapatid na sina Andre at Isabella. Sa pangangalaga na kanyang stepfather na si Robert at kanyang ina na si Cassandra, si Angelo ay lumaking maambisyon at malapit sa kanyang mga kapamilya sa California. Pangarap nitong makapasok sa US Navy, kaya nang makapagtapos siya ng high school, agad siyang nagpa-enlist. Habang nasa training sa Naval Base sa Houston, Texas, siya ay nakakuha ng isang leadership role pero bago siya matapos sa bootcamp, isang diagnosis ang tumapos sa kanyang pangarap na maging isang Navy. Si Angelo ay na-diagnose na may shellfish allergy na naging dahilan ng kanyang early discharge. Ang pagkabigo niya na maging isang Navy ang naging simula ng pagkaroon niya ng problema sa kanyang mental health. Noong 2019, nang siya ay makabalik sa Bay Area, inatake si Angelo ng mga kalalakihan na naging dahilan para magkaroon siya ng black eye at mga sugat sa ulo na kalaunang tinahi. Pagkatapos ng pag-ataking ito ay napansin ng kanyang mga kapamilya na lalong lumala ang pagkabalisa nito na kalaunan ay naging depression na. Si Angelo ay nanatiling positibo sa buhay. At ayon sa kanyang pamilya, panatag ang kanilang loob na makakapagsimula ulit ito ng bagong buhay. Siya ay tumira sa bahay ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang mga kapatid at tatlong aso na sina Clitherp, Toto at Oliver. Sa mga sumunod na buwan, kung ang ibang mga tao ay nag-aalala sa lumalalang pandemya, si Angelo ay ginawa naman ang lahat para matupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng karera sa online gaming at may plano din ito na pasukin ang mundo ng video game design. Pero ang tila maayos na pag-adjust ni Angelo ay naputol dahil noong alas 11 ng gabi ng December 23, 2020, ang Navy veteran ay nakaranas ng matinding episode kung saan ito ay naging paranoid. Ayon sa kanya nakakabatang kapatid na si Isabella, si Angelo ay takot na takot, paranoid at tila ito ay nag-hallucinate na. Sa interview na ito ay sinabi ni Isabella na noong gabi na nagkaroon ng episode ang kanyang kuya, hindi sila masyado naging pasyensyoso at yun ang nagpalala ng nararamdamang takot ni Angelo. Kaya niyakap nito ang kanyang ina at mga kapatid ng mahigpit. Nang siya ay makalaya na sa yakap ng kanyang kuya, doon na tumawag si Isabella sa 911. Ang Antioch Police Department Dispatch ay nagpadala agad ng mga police officers sa kanilang bahay. At base sa laysay ni Isabella, sa una ay nalito ang mga ito dahil hindi nila alam kung sino ang dapat nilang protektahan. Sa kwarto ng kanyang ina ay nakita ng mga pulis na yakap-yakap ni Cassandra si Angelo at ito ay kalmado na. Nang maipaliwanag nila kung ano ang nangyayari, kinuha ng mga pulis si Angelo at isinubsob ng mga ito ang mukha ng binata sa sahig habang ito ay sumisigaw nang huwag niyo akong patayin ng dalawang beses. Pagkatapos nilang mapusasan si Angelo, isang officer ang nagsabi sa kanya na hindi siya nito papatayin para mapakalma ang binata. Nang ito ay mapusasan na, sinabi ni Isabella na ipinatong ng isang officer ang tuhod nito sa leeg ng kanyang kapatid
at pagkatapos ang mga binti ng binata ay magkakross na inilagay sa likod nito. Pero ang hindi nila maintindihan, bakit pa kailangan gawin yon ng mga otoridad sa kanyang kapatid kahit hindi naman ito nanlalaban. Ilang minuto ang lumipas habang ang tuhod ng police officer ay nasa likod ng leeg ni Angelo, napansin ang kanyang ina na si Cassandra na tila ito ay nawala na ng malay. Kaya tinanong niya ang police officer kung natutulog ba ang kanyang anak. Pero ayon sa kanya ay hindi man lamang siya nilingon ng police o kaya i-check ang kondisyon nito. Bagkus ay tuloy pa rin ito sa pagpatong ng kanyang tuhod sa leeg ni Angelo. Nang ang original na officer ay nahirapan na sa pagpapatong ng kanyang tuhod sa leeg ni Angelo, ito ay pinalitan ng isa pang officer. Ang bagong officer na ito ay hindi rin pinansin ang pagtatanong ni Cassandra kung natutulog ba si Angelo. Ayon sa kanila, sa loob ng 4 minuto at kalahati, tiwala sila sa mga police officers na alam na mga ito ang kanilang ginagawa. Pero ang pagtitiwalang ito ay kalaunang pinagsisihan ng kanilang buong pamilya. Nang hindi pinapansin ng mga officers ang kanyang pagtatanong, kinutuban na si Cassandra ng masama kaya kinunan niya ng video ang nangyayari gamit ang kanyang cellphone. Nang dumating ang mga paramedics ay doon pa lamang binaligtad ng mga officers ang katawan ni Angelo. Pero ang mukha nito ay puno na ng dugo. Hindi malinaw kay Isabella kung ang dugo ay nanggaling sa bibig o mismong mukha nito. Pero ang sigurado ay nasa hindi magandang kondisyon ang kanyang kuya dahil ang mga mata nito ay tumirik na. Ang mga paramedics ay ginawa ang lahat para ma-revive si Angelo. Pero nang hindi sila nagtagumpay, agad nila itong isinugod sa Sutter Delta Medical Center. Ang dapat na masayang Pasko ng pamilyang Quinto ay hindi nangyari. Dahil mula December 24 hanggang December 26 ay naka-confine si Angelo sa ospital at sila ay pinagbawalang makita, mabisita o malaman man lamang ang kondisyon nito hanggang noong December 26. Ipinaalam na lamang sa kanila na pumanaw na si Angelo sa edad na 30 taong gulang. Agad kumalat ang pagkamatay ni Angelo sa kamay ng mga otoridad, hindi lamang sa San Francisco Bay Area pero maging sa mga katabing lugar. Ang nangyari sa kanya ay na-pick up din ng isang news outlet sa Pilipinas. Pero hindi ito nakakuha ng malaking atensyon sa mga Pilipino. At kahit sa Estados Unidos, ay hindi ito naging headlines na malalaking news outlet tulad ng CNN o Fox News. Kahit hindi masyadong nakakuha ng media attention ang kaso ni Angelo, kung ikukumpara mo sa nangyari kay George Floyd, bumuhos pa rin ang suporta ng 170 na grupo mula sa mga Filipino organizations hanggang sa Black American community. Sa tulong ng mga grupong ito ay gumawa sila ng isang website na tinawag na Justice for Angelo Quinto. Inilunsan nito hindi lamang ipabatid ang nangyari sa kanya, pero para na rin makapag-organize sila ng mga rallies at i-pressure ang mga taong nakaupo sa gobyerno para kumilos at panagutin ang mga pulis at gawin ang nararapat na pagbabago sa loob ng Antioch Police Department. Noong February 18, 2021, nagsampa ng kasong wrongful death lawsuit ang pamilya ni Angelo laban sa 4 officers na sina Arturo Becerra, James Perkinson, Daniel Hapwood at Nicholas Shipilov. Sila ay naniniwala na may 2 pagkakamali ang mga police officers na naging sanhi ng pagkamatay nito. Una, gumamit ang mga ito ng excessive force. Ibig sabihin, hindi nila dapat ginamita ng sobrang puwersa ang pagdakip dito dahil hindi naman ito nanlalaban. Pangalawa, naniniwala ang pamilya ni Angelo na may cover-up o pinagtatakpan ng Antioch Police ang kanilang mga kabaro sa totoong nangyari. Ang Antioch Police ay binigyan ng 45 araw para sumagot sa reklamo dahil kung hindi, ang abogado ng Quinto family ay nangakong itataas ito sa isang federal lawsuit. Sa loob ng ilang linggo ay tikom ang bibig ng Antioch Police Department. Noong kumalat ang video na kinuha ni Cassandra, ang news outlet sa California na East Bay Times ay ginawa ang lahat para kontakin at hingin ang panig ng Antioch Police. Pero maging sila ay hindi rin sinasagot ng mga ito. What happened? Angelo.
Angelo. Is he on any medication? Not that I know. Come on, can you take him, please? Please. Yeah, we got a chart. Huh? Yeah, see, okay. What happened? Noong May 2021, halos 5 buwan pagkatapos ng pagkamatay ni Angelo, ang Antioch Police Chief ay nagkaroon ng press conference at sa kauna-unahang pagkakataon ay inirelease na mga ito ang 911 call at record ng radio traffic. Nilinaw niya na ang aksyon na kanyang mga officers ay ibinasi lamang ng mga ito kung paanong inilarawan ng tumawag sa kanila ang nangyayari. Ayon sa kanya, ang babae sa kabilang linya ay sinabi na sinasakan ng binata ang kanyang ina at ito ay may hawak na martilyo. Why are you screaming? It's 911. You have my brother.
Sinabi din ng police chief na ang isang police officer ay inilagay ang kanyang tuhod sa balikat ni Angelo ng ilang segundo pero hindi nito inilagay ang kanyang tuhod sa leeg nito. Ipinagtanggol ng chief na ang ilang segundo nitong pagluhod sa balikat ng binata ay legal sa state ng California dahil yun ang itinuturo sa mga officers sa police academy. Idinagdag niya na walang ginawa ang kanyang mga officers para magkaroon ng pressure sa ulo, leeg at lalamunan ni Angelo. Ipinaliwanag din niya na kinailangang pigilan ng isang officer ang mga binti ni Angelo dahil ito ay di umanong nagpupumiglas. Sinabi din niya na isa sa kanyang mga officers ay tinanong naman ang ina ni Angelo na si Cassandra para malaman ang medical history nito. Ayon sa kanya, nang malaman ng mga ito na meron palang problema sa pag-iisip si Angelo, agad silang tumawag ng ambulansya noong 11:16 ng gabi. Dumating ang mga paramedics ng 11:23 ng gabi at doon pa lamang napagtanto ng kanyang mga officers na wala na palang malay si Angelo. Kaya agad na mga itong tinanggal ang posas at binigyan ito ng CPR. Nang ito ay wala pa ring malay, agad itong isinugod sa ospital ng alas 11:30 ng gabi. Ayon sa police chief, sa kanilang investigasyon at gamit ang ekspertong opinyon ng kanilang coroner, ang nangyari kay Angelo ay isang aksidente. Dahil una, kahit si Angelo ay may mga sugat na natamo mula sa pagbigil sa kanya ng kanyang ina, kapatid at mga police officers, wala sa mga sugat na ito ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Pangalawa, sa autopsy na ginawa ng coroner, walang nakitang basag sa kanyang bungo, walang bali sa kanyang mga katawan o maging sa kanyang mga paa at kamay. Pangatlo, nang sinuri ang leeg ni Angelo ay walang nakitang senyales na ito ay sinakal at hindi rin nadurog ang daluyan ng hangin sa kanyang leeg. At ang pang-apat na dahilan kung bakit aksidente ang nangyari ay dahil di umano'y nakitaan na nakamamatay na dosage ng gamot ang sistema ni Angelo. Bago matapos ang press conference, inanunsyo ng police chief na isang coroner's inquest ang magaganap at ang kaso ay iimbestigahan din ng isang third-party administrative investigation para malaman kung merong violation ng kanyang mga officers sa kanilang departmental policies. Pagkatapos ng press conference na ito, ang mga tao sa internet ay inakusahan ng mga officers sa Antioch Police na may matinding cover-up na nangyayari at ang police chief mismo ang nagpoprotekta sa kanyang mga kabaro. Ang mga tao ay tinawag silang mga sinungaling at sa laki ng issue, ang mayor ng kanilang lugar na si Mayor Thorpe ay kinontak ang police chief. Sa interview sa mayor ay nalaman ng publiko na kahit tinangkang makipag-usap ng mayor sa police chief ay hindi agad ito sumagot sa kanyang tawag. Noong June 23, 2021, 6 na buwan pagkatapos mamatay ni Angelo, ilang daang mga tao ang nakiramay at nagpahatid ng suporta sa Quinto family nang ang labi ng binata ay inihatid sa huli niyang himlayan. Noong August 20, 2021, para masagot ang mga katanungan ng pamilya ni Angelo tungkol sa nangyari sa kanya, ginanap ang isang tinatawag na coroner's inquest. Para sa mga taong hindi pamilyar, ito ay isang proseso ng mga otoridad sa Estados Unidos kapag ang isang tao ay namatay sa kamay ng mga otoridad. Ito ay isang public hearing na dinadaluhan din ng jury. Katulad ng isang paglilitis, ang mga jury ay maririnig ang mga salaysay ng mga witnesses at makikita ang mga ebidensya tungkol sa nangyari. Pero ang pagkakaiba nito sa isang criminal case ay meron lamang silang 4 na pagpipilian sa resulta. Maaari nilang i-rule out na ang nangyari ay isang aksidente, nagpakamatay ang biktima,
namatay ito sa natural cause at ang huli ay namatay ito sa kamay ng isang tao. Sa kaso na dininig tungkol sa pagkamatay ni Angelo, ito ay dinaluhan ng 15 jurors. Pagkatapos ng ilang araw na trial, ang jury ay nagkasundo na ang pagkamatay ni Angelo ay dahil sa excited delirium syndrome due to acute drug toxicity with disturbances. Sa madaling salita, ang nangyari ay isang aksidente. Ang desisyon na ito ay hindi nagustuhan ng pamilya ni Angelo maging ang mga batikang doktor na parte ng American Medical Association. Ang sinasabing excited delirium syndrome ay matagal na ang itinatanggi ng mga tao sa medical community dahil sa kanilang pag-aaral, ang syndrome na ito ay hindi isang opisyal na diagnosis. Maging ang American Medical Association ay nagtaas ng kilay sa sinasabi ng coroner ng Antioch Police dahil para sa kanila, ang excited delirium syndrome ay isang palusot lamang ng mga otoridad tuwing may mamamatay na mga tao sa kanilang mga kamay. Kahit sinasabing aksidente ang nangyari kay Angelo, patuloy pa rin ang paggulong ng wrongful death lawsuit na isinampa ng Quinto family laban sa Antioch Police dahil naniniwala sila na may matinding cover-up na nangyayari. Sa tulong ng kanilang abogado na si Attorney John Burris, idinaan sa independent autopsy ang katawan ni Angelo at katulad na kanilang hinala, walang nakitang droga sa sistema nito, taliwas sa sinasabi ng coroner na na-overdose ang binata. Ayon kay Dr. Omalu, ang gamot na modafinil na nakita ng mga otoridad sa kwarto ni Angelo ay kailanmang walang history na naging sanhi ito ng pagka-overdose ng isang tao. Dahil ito ay isa lamang anti-narcolepsy stimulant. Ang isa pang nagpalakas ng kanilang loob na sila ay nasa tama ay dahil nakakita ang pathologist na merong petechial hemorrhaging sa mata ni Angelo. Ibig sabihin, ito ay sinyalis na may bumara sa daluyan ng hininga nito. Naniniwala ang kampo ng pamilya ni Angelo na ang coroner ng Antioch Police ay pineke ang totoong dahilan ng pagkamatay nito para mapagtakpan ang bulok na sistema at mga incompetent na police officers sa linya ng Antioch Police Department. Ilang araw pagkatapos lumabas ang desisyon ng coroner's inquest, inulan ng pambabatikos ang coroner. Pero kahit anong kontak ng media at mga reporters sa Contra Costa County Sheriff's Office ay hindi ito sumasagot. Hindi tumigil ang pamilya ni Angelo para panagutin ang mga pulis. Dala-dala ang mga bagong ebidensya mula sa dalawang independent autopsies na ginawa na kanilang mga pathologist, lumapit ang pamilya ng Quinto family sa Contra Costa District Attorney's Office at sa Attorney General para i-review na mga ito ang nangyari kay Angelo. Lumapit din sila sa mga ito para na rin malaman kung may sapat ba silang ebidensya para sampahan ang mga ito ng mga criminal charges. Sa dokumento na ipinadala nila sa opisina ng District Attorney, gusto ng pamilya ni Angelo na baguhin ng coroner ang dahilan ng pagkamatay nito sa kanyang death certificate. Mula sa aksidente ng pagkamatay o excited delirium at overdose, gusto nilang baguhin at ilagay sa death certificate na namatay ang binata dahil sa pagpatong ng tuhod ng mga police officers na naging resulta para hindi ito makahinga. Sa halos 2 taon na paghahanap ng hustisya ng Quinto family sa nangyari kay Angelo, ang kanilang pamilya ay nabigo na naman sa kanilang laban. Dahil noong September 2022, si District Attorney Diana Becton ay inanunsyo na hindi niya sasampahan ng kasong kriminal ang 4 na police officers ng Antioch Police. Nagawa kong makita ang actual na dokumento ng desisyon ng District Attorney at nakalagay doon na walang sapat na ebidensya na naipakita ang mga abogado ng pamilya ni Angelo para makasuhan ng criminal charges ang mga pulis. Pinaniga ng District Attorney ang report mula sa Contra Costa County Coroner's Office na nagsasabi na ang nangyari ay isang aksidente dahil walang nakitang baling buto sa larynx at trachea ni Angelo. Ang desisyon na ito ay kinalungkot at ikinagalit ng pamilya ni Angelo na naghintay sa labas ng opisina ng District Attorney. Sa interview kay Cassandra ay sinabi nito na para silang namatayan ulit. Ang pamilya ni Angelo ay nagsampa ng kasong federal lawsuit laban sa 4 na police officers at Antioch Police Department dahil sa pag-cover up ng totoong nangyari. Ang parehong dokumento na isinumite nila sa District Attorney
ay isinumite din nila sa opisina ni Attorney General Rob Bonta para ma-review. At bago matapos ang September 2022, kinumpirma ng Attorney General na hawak na nila ang mga dokumento pero hindi sila nagbigay ng anumang komento dahil tinitingnan pa nila ito. Habang naghihintay sa desisyon ng Attorney General at sa federal lawsuit na kanilang isinampa laban sa mga police officers, noong May 2023, ang pagkamatay ni Angelo ang naging daan para tugunan ng Antioch City officials ang dumaraming mga problema sa mental health sa kanilang lugar. Inilunsad nila ang Angelo Crisis Response Team na kauna-unahan sa kanilang bayan. Ang grupo na ito ay merong 12 mga tauhan. Sa halip na sa 911 de diretso mga tawag, sila ang mga ngasiwa kapag hindi marahas at life-threatening ang sitwasyon. Noong March 9, 2021, ang Antioch City Council ay inaprobahan ang budget na $2.8 million na maaaring gastusin sa susunod na 5 taon para makabili ang Antioch Police Department ng mga body-worn cameras at dash cameras dahil ang mga ito ay lumalabas na wala pa rin palang mga body-worn cameras at vehicle-mounted camera system. Noong September 2021, ang governor ng California na si Newsom ay pinirmahan ang 8 bagong bills para baguhin ang sistema ng law enforcement. Isa sa mga bills na ito ay pinangalan kay Angelo at ito ay tinawag na Assembly Bill 490 o Angelo Quinto Act o Angelo Law. Ang batas na ito ay nagbabawal sa mga police officers na gumamit ng pamamaraan na magiging sanhi ng positional asphyxiation. Ang mga taong tumulong sa pamilya ni Angelo na maisabatas ang Bill 490 ay sinabi na kahit hindi na nito maibabalik ang buhay ni Angelo, ay gusto nilang masigurado na wala nang iba pang pamilya ang makakaranas ng naranasan ng Quinto family. Ang kaso ni Angelo ay isa sa mga dahilan kung bakit gusto ng ilang mga mababata sa California na iban o ipagbawal ang sinasabing excited delirium dahil ayon sa pag-aaral, ito ay hindi opisyal na diagnosis. Bagkus, ito ay ginagawang sandata ng mga kapulisan para makatakas sa responsibilidad. Kapag naisabatas ang Assembly Bill 360, ito ay magbabawal sa mga medical examiners na gamitin at ilista ang excited delirium sa death certificate ng isang tao kapag sila ay namatay sa kamay ng mga otoridad. Ito rin ay magbabawal sa mga police officers na ilagay ang excited delirium sa kanilang incident report. Maaari lamang nila itong gamitin bilang paglalarawan sa kilos ng isang tao. As of this recording, ang AB 360 ay nasa legislature pa. Sa Instagram post ni Isabella noong May 10, 2023, inalala niya ang dapat sana'y 33 kaarawan ng kanyang kuya. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!